Game number 3, mga kaibigan, nagkamali tayo doon sa prediction natin dito sa dun, nung game number 2. Pero ngayon, ako dito. Game number pareng Robluna and Butters, Geek Pump PH, kailangan nila ng points dito. Your because pang-champ sila dito sa group stage natin. While Blacklist International, still, nasa top 6 sila. Ano ba yes. ang mangyari? I think the win is more on leaning dito for the Geek Fam in terms of ano sa mas sinong mas may kailangan. Pero Blacklist International, kumbaga this is still the MPL, walang bigayan dito in terms of slot kasi Blacklist International they still have a chance na papabilang possibly sa top 4 natin which is the upper bracket. Yung lang it's in between the placing on the top 8 versus the survivability dito sa ating liga. Butters going game number 3. Kung ikaw ngayon, siguro the best is if you're on the Geek Fam, di ba? One game of yung thinking or the mindset eh. Pero ito, match point, sa tingin mo, ganun ba yung kailangan nilang gawin? Like you said, mag-stick sila sa mga hero nila na kung saan sila talaga komportable. Oh, dito naman sa series na to kung sino nakakuha ng Cloud panalo eh. Selena, yun na naman talaga, yun lang yung nangyayari. Oo eh, no? Parang... So parang binandala ng Blacklist International nila yung Geek Fam dito kunin. And napakahirap talaga kasi ulihin ng Cloud. You have movement speed, you have BMI. Kung may pag 1v1 ka pa at nasa 10 stack siya, almost always papabore at papabore sa Cloud ang isang laban. So ngayon wala na sa equation ngayon dito ang Cloud because binana siya ng Blacklist. Would you think ba ito popol in ba? Is wow. gonna be another option para sa kanila. But ngayon, ginamit naman nila yung Ling which is hindi naging maganda yung performance nung first game nila dito. Berting, what would you think? Gagamitan pa rin ba nila the same lineup to? Or ng si Riddler like a Hellcurt? Mga ganong klase? Well, I think kung hindi nakuha yung Angela, baka mag-Angela na yung Blacklist International para masure lang yung sustain na pwedeng ibigay dito sa isang game. Pero kailangan din nila ng mga crowd controls to counter your mismo yung team is picking. Also the Cho. This is a good pick para dito sa Geek Pump PH. And this is a game number 3. Kailangan ng points ng both teams. So, tignan lang natin kung ano ba yung final heroes ng dalawang. Honestly, gusto ko rin makita eh kung ano pa ba yung mga pwedeng ilabas. Pero ano ha, hindi natin masyado na-mention si Edward doon specifically on game number 2. Yung Parasa na doon, ang laki ng bagay. Wala siya ng kills, pero isa siya sa nagbibigay ng mga damage doon. Kung mapapansin nyo, hindi siya nag-full support in terms of item. Lightning Truncheon, directly nag-Holy Crystal siya. Why? Kasi kinakapos sila ng damage nung mid-game. That's the reason na nagtodong damage doon si Edward. Now, Blacklist International, medyo safe pa yung tatlong pick nila dito. Meanwhile, dito sa Geek Fam PH, alam mo na kung ano yung gusto nilang gawin. This might be going for the funnel strat, the 1-3-1 rotation. Ano pa ba yung mga pwede nating abangan dito, Butters? Your team is banning. Siguro ano na lang, there's probably something that's gonna come out from Blacklist sa playbook dito. Because, katulad na sinabi natin kanina, crucial to. I don't really know what it is, pero I feel Angela, na itong... Ito na yun. Sabi ko sa inyo eh. May nakaipit na dito na pang-alalay kay Aqua kung siya man nagagamit na itong Ling. It's not really picked that much. I mean, bihira lang. It's sabihin natin, it was picked 6 times lang. Mm-hmm. By certain amounts of teams. Itong Angela na to, ang dami niyang ginagawa and it gives your hyper carry sustainability na kailangan niya doon sa mga early team fights kaya nakakasama. Yun yung kulang kanina ni Awa doon sa game number 1. Walang umaalalay sa kanya but this time around may aalalay sa kanya. I think he's gonna have a good time. And that's Sicilian. Napakalayo ng range dito ng Blacklist International's Roberting. Most likely, malayo. In terms of damage dito, pero gusto kong marinig dito ha. Prediction, let's start with you, Berting. Nakita mo na lineup, match point, both of the teams, sino ang mapipiliin mo dito? Ito medyo mahirap kasi parehas maganda yung lineup. Pero sige, I'll go for the Blacklist International. Parang Onyx kasi yung lineup nila eh, kung mapapansin nyo. Parang Onyx, parang kala ko nga parang BSB kanina. Pero ikaw, boys, sino yung magiging pick mo dito for the final game dito sa series na to? Ako, Terz. Pag ikaw nagkali, Terz, pangatlo mo na.
Para may patret, may patret 'yun ah. First of all, ano naman, prediction lang naman 'to. Okay lang magkamali sa prediction. I would have to say Blacklist International just because they have better form in their draft and Hell yung may Hellcurt yung kabila, but I don't really think that would matter kung hindi mapapaghiwa-hiwalay dito yung side ng Blacklist International. Remember, they have the Sicilian. So, any push kaya pigilan dito na side ng Blacklist International. Indeed. Oh, indeed nga talaga. Unanimous yung naging prediction dito ng panelist desk. Yun din kaya ang tingin ng ating mga casters. Kuya Bay, Yasu, take it away. Oh. Go. Yon, maraming salamat sa ating mga panelists and we have a game 3 mga kaibigan. Syempre kami pa rin. Kami pa rin. Magiging shasters ninyo para sa laban na tayo. Be your friendly gaming companion, Game Baymax. And kasama ko pa rin dito si Atias. Yes, and welcome dito sa game 3 between GeekFam versus Blacklist International. Mm-hmm. So, mukhang nag-lean yung mga panelists natin on the side ng Blacklist International. And ang ganda ng ginawa ng Blacklist International doon, in-eliminate nila yung mga marksman wherein nahirapan sila. Nahirapan sila sa Claude on the first game. Medyo nahirapan sila sa Bruno na hinatid din dito ng GeekFam pero they still won that game. Yeah. But anyway, Blacklist International, parang gusto ko din mag-lean sa side ng Blacklist International dito. They have Angela to protect Aqua, which is the link. And they have Tamos din eh. Pang braso-braso kung sakaling pupunta or papapag dito yung line ng GeekFam. Lahat sila, lahat sila melee dun sa side ng GeekFam. Lahat sila gigit na or lahat sila susugod eh. For the side of GeekFam din. Kumpara sa Blacklist International na lineup ko yun. Tignan mo kung anong ginagawa ng GeekFam ngayon. They're not moving on the base. Walang galawa. Ano lang. Well, anyway, so regarding sa lineup na lang muna tayo, Kuya Bay, kasi looks like medyo unusual yung mga ganong nangyayari. So regarding sa lineup, so ipaliwanag ko lang kung bakit gusto ko mag-lean sa side ng lineup dito ng Blacklist International because of their hero picks. Yun nga, gaya na sabi ko kanina, they have a protector para Aqua, the Angela. So sabi natin, always Ling, medyo na nerf yung critical damage or yung criticals dito ni Ling, medyo na nerf yan. But, kung makaka-hit ka rin naman, massive pa rin yung damage na ibibigay dito ng isang Ling. May criticals pa din ang isang Ling. And especially kung ang huhulihin mo lang din naman is yung Hellcurt na sabihin natin, yun yung ipa-funny ng GeekFam dito since Hellcurt, siya yung isang hero talaga. Siya lang talaga yung isang hero na makikita mo na ka-funnel-funnel. Ganun. Sa lineup ng GeekFam. For Ling naman, mas mabilis siyang mag-rotate sa mapa, mas may takas siya kumpara dito kay Hellcurt. Sabi natin magpadilim dito si Hellcurt kung gusto niya habulin si Ling kung makakalipad si Hellcurt. Why not? And Dark Knight po, oo, mawawalan vision dito si Ling. Pero again, kayang tumakbo ni Ling, may Angela pa na pwedeng mag-protecta talaga dito kay Ling. And sinasabi ko kanina, GeekFam, mga melee hero sila. Kailangan nilang lumapit, kailangan nilang dumikit. Kung may kukuyugin sila, literal na kuyog yung gagawin nila dito kasi wala silang long range eh. And that's really wise for the Blacklist International. Kung magdidikit-dikit dito yung GeekFam, napakasarap nung bats impact ng Sicilian. By the way, Sicilian, for me, it's also, Sicilian is also a ticking time bomb. Yes, kasi the more na nai-stack ni Sicilian dito, the more damage din yung nag-deal niya. Imaginin mo, siya lang yung kaisa-isang mage na pang late game so far. As in, para siyang Aldous, pero each form, Kuya Bay. Yes, and also, yung stacks ng ating Sicilian, no, hindi niya kailangan lastitin yung minions or yung pinag-i-stack sa niya. As long as tinamaan niya and umimpact nga yung bad impact niya, may dagdag na additional stacks na yun. So, more on makunat yung tinatamaan niya, especially the tank heroes during a teamfight, mas matagal niyang mas mamapatay, mas masakit siya during the late game. Kaya napakalaki talaga ng isang Sicilian eh. Alam mo yung malaki na yung stacks mo via that bats impact. Tapos, habang nagagamit mo ng nagagamit yung bats impact, mas sumasakit din siya ng sumasakit. Masakit din sa mana. Pero pagdating ng late game, kung may kang stack, man, sabihin natin naka 100 stacks ka na. And fastest na 100 stacks yata, 4 minutes, 5 minutes, that's very fast na. Parang pre-resilient ka na eh. Parang, the rest na makukuha mong stack, mabilis na lang.
mabilis na lang kapag naka 100 stacks ka na, masakit ka na sa Cecilion, enough na yung mana mo, kaya mo na talagang i-bully yung mga melee heroes dito ng side ng Geek Fam, Kuya Bay. Hindi ka na mabilisan maubusan ng mana. Hindi na kailangan ng maraming mana kasi masakit ka na eh. Siguro dalawa, tatlo, but impact is enough to kill the enemies na, no? So, punta naman tayo, Ate Yasuo, no? Sa lineup naman ng Geek Fam, no? How is their chance against the lineup of the Blacklist International? Kasi, alam naman yan, tulad nga na sabi mo kanina, ang sa funnel lang, no? Is yung Hellcurt. How can Hellcurt carry this team? Hellcurt will carry this team kung sabihin natin 100%, sabihin natin kahit 99% of the time tumama yung araw. I'm not a fan ng Selena, and especially Selena ngayon ni nerf on the damage. That's why makikita natin yung Selena support na lang, madalas pinasusupport na lang yung Selena dito early game. Same pa rin naman nung dati na carry si Selena. Kung hindi mo mapapatama yung arrow mo, hindi mo makaharas yung course ng kalaban, or at least hindi ka makaka-secure, di kayo makaka-secure ng kill for your team. Parang kayang-kayang i-dodge yung arrow mo. Kumbaga, there's no Selena if there's no Abyssal Arrow being hit. Parang ganun, Kuya Bay. So, Selena is the key. Yun yung sinasabi mo dito, Ate Asuna. Selena is the key para tumaba. Really. Pero one of the key, or sabihin natin magiging, kung maging effective dito yung Selena, magiging biggest key. Kumbaga. Kasi, kung mahuhuli mo dito with the arrow, Angela, or even Aqua, kung mahuhuli mo ng arrow, kasi alam natin, malikot si Ling eh. Tsaka hindi mo, si Ling medyo unpredictable kung saan pader yan. Kahit makikita mo siya sa ibabaw, medyo hindi mo makikita kung tatalon siya. Tsaka arrow, alam na alam mo saan manggagaling yan kung kita mo sa lapag. Hindi naman agad na bato ng arrow is tanagad, no? It's not like that. For kung Ling ka, ang dalang na mahuli ka ng arrow ng isang Selena. So, for the other lineup dito ng Geek Fam, braso-brasohan, ang tanging pick lang na nagustuhan ko dito pa side ng Geek Fam is yung Carmilla. Kasi Carmilla can actually fight off din yung mga frontliners ng side ng Blacklist International. Carmilla is actually buffed, and yung kanyang first kill dito, kayang-kaya siyang i-heal kung masusustain ni Carmilla yung frontline together. Time yung tank ng kalaban or yung frontliner sa Tamus, kung sino man yung pupronta sa side ng Blacklist International, they will have a chance para makapasok din dito yung Hellcurt. And sabihin natin may Dark Knight. Pero we'll be back sa game dito ng Blacklist International versus International. Again, this is gonna be a funnel strat for both sides para sa dalawang team na ito, Kuya Bay. Yes, and ang napansin ko, no, Ling goes for the blue buff while yung Hellcurt naman natin goes for the red buff. Uy, pero teka lang. Be a very first blood. 45 seconds in the game, and yung Carmilla na natin mukhang na problema ng maaga. Yes, partida, gumamit siya ng Vengeance doon, and Killer doesn't even have a Vengeance. Talagang Coterant lang din, sabog lang ng passive neto ni Tamus. Talagang binraso-braso, si Night Sight lang dito ni Killer. Wala pa, I guess, yeah, hindi natin nakita, pero feeling ko naging confident siya. Pero mukhang tama ka nga, no? I think kailangan mag-ingat dito ngayon ng Geek Fam, especially, delikado sila eh, diba? Sa ating seeds, diba? On the lower bracket nila eh. Kailangan nila itong maipanalo. So I think they need to play safe against Blacklist International. This might be the only chance for them to get back up on the seed. Yeah. The only chance siguro na manalo dito yung Geek Fam, kung patuloy nila mahuhuli dito itong si Aqua. Kasi Aqua yung key player key hero ng side ng Blacklist International as for now. Kung matitibag nila dito, Aqua right away, that would be nice para sa side ng Geek Fam, magkakaroon ng freedom yung Hellcurt na wax in, wax out nung first kill niya, and then silence lang, easy silence with his passive for Hellcurt. Sabay clean up na lang din sa the rest na maiiwan dito sa Blacklist International. Pero mukhang nagdedelegate dito si Peter. Hindi naman siya tinuloy ni May, pero may flicker pa rin dito si May. Naramdaman niya, uy, may lumalakad na Aqua dito. Hindi pwedeng mag-isa dito itong si Riddler.
Parang strange. Hindi niya rin makikita Aqua. And having the link, napakabilis mag-rotate niyan sa mapa. Napakabilis rumispond din niyan, Kuya Bay. First time nga ako makita ng link na sumubok gumank, no? So, naglalakad. Kasi usually, link, pupunta yan sa link o lumilipad, tumatanda lang sa pader. Pero ngayon, naita natin siya naglalakad, no? Yeah, ano lang. Kumbaga, yun yung tawag na stealthy walk. Lumininja. Itong si Kuya nyo, Link. Pero they still failed to push yung first tier turret ng Geek Farm at the bottom lane. Pero continuous pa rin yung farm na binibigay both on Aqua and both on Curtizy para sa side ng Geek Farm. Wala pa naman tayong nakakarasuhan bukod dun sa kill at the top lane. And tatamaan man ng arrow dito, yung side ng Black Ace International. It's just Dexstar na nakita ko na tamaan ng arrow for now. And Grok, yung gusto niya, give me the arrow. Come on, namaan ang arrow. And malaki pa yung buhay niya. Wala namang gagawin niyang si Lina na yan sa akin eh. Parang ganun siya, Kuya Ben. Yes, tama. No, I think ang kailangan gawin dito ngayon ng Geek Farm, no? Kasi nahihirapan din sila kahit paano eh, against this league, no? Ang kailangan nilang gawin ngayon is to look out for the league. Kasi madali naman makikita, unlike nung unang labas ni Link, di ba, na naka-invisible while on the wall. Ngayon, hindi na. So, I think kayang-kaya na nilang i-prevent yung pag-gank ng Link na to. Kita mo yung ginagawa ni Killer. Hindi niya sinasanto si Why Not. Atang pa ba? Hindi. Walang tank. Kaya kita ang i-burst down. Walang tank dito. Wala ka pang item as a tank. Pero, Geek Fam, hindi rin sila nagpa-lugi doon. They managed to push the first tier turret at the bottom lane, pero XR. Nahuli si Killer, pero hindi na nila talaga further ihahabulin pa itong si Killer. Hindi nila alam kung nanay yung the Resort National. Late na nung napakita na nasa bottom pala, sayang. Dapat ginow na natin yan sana. And hindi din naman sila yung may pinakamabilis na panghabol dito for the side of Geek Fam. And they are gonna be taking this first tier turret para sa side ng Blacklist International. Yes, and 4 minutes into the game tayo, Ate Yas. Hindi ganun kalaki ang kalamangan ng Blacklist International in terms of gold and also the kill. Kasi 1-1 tayo dito. No, playing safe siya, magkabilang team natin dito because we both know na one mistake lang talaga, mga problema sila maigi. Yeah. Pero patsinin din natin muna na sipa nila dito. Oh! Nawinaw lang purity. Itong si Cecilio, they managed to take him down and XR as well ang isusunod sa listahan. Neto ni pero episode blitz na pabagsak naman nila Helker din Yakap Sultami from Why Not. And kasama ba yung bouncing baby ball? Wax in, wax out for si Lina. Napabagsak nila dito si Ling. Caught off guard. Walang purify dun si Ling ha. Kasi retrishe. Pero si Killer, mukhang siya ang mapapatay. You're not the killer anymore, sabi ni si Lina. And that's gonna be a nice 3 kills para sa side. Kasi from Geek Fam, ito yung sinasabi ko na if tumama yung arrow and if papasukan nila dito yung Blacklist International, malaking bagay yung pagtama ng arrow kay Cecilio na wala siyang purify, na nakapasok yung throw para mapitas yung Cecilio na nasa backlines. Wala silang po problema yung second skill doon. But I guess they stayed for far too long para kay Carmilla and napatay siya doon near the tower ng side ng Blacklist International, Kuya Bay. Yes, Ate Yakasu, no, look at Curtizy dito, no, with the Bounty Hunter, meron siyang 2 kills compared to Aqua with the Bounty Hunter na walang kill. Medyo advantageous to para sa ating Hellcurt in this match. Mamomroblema sila possible yung Blacklist International against this Hellcurt mamaya. Yes, mamomroblema talaga sila dito sa Hellcurt mamaya. Pero I can only imagine if ever hindi nila napapagad yung mga purifies dito na side ng Blacklist International, another resistance skill, yung binato dito ni Cecilion and Dark Knight Falls as well. Wala pa napapakayan. Kaso nga lang, wala pa silang the burst dito for the side of Blacklist International na nakuha pa din yung Turtle. They have to go back for Geek Fam kesa makuhaan pa sila ng casualty. Yun ang problema. Kapag Dark Knight Falls ginamit nito, you want to get a kill. But in case, walang na-burst man lang or napa-low health man lang yung Geek Fam. Medyo nagdelikado pa dun itong si Exhort. So, they have to go back. So, mga ganong, sabihin natin, mga fail na papasok them for Geek Fam, mapapanis sila sa mga ganong tactics. Pero hindi pa natatapos yung laban natin dyan because why not? Makapaliguan din ang impact dito ni Cecilion. And they're gonna get the kill para sa side ng Blacklist International even invading yung blue buff ni Hellcurt. Wala na silang magagawa dito. Curtizy trying to get that blue buff. And I guess he got the blue buff para kay Hellcurt. Na malayo yung kanyang kuko. Naabot pa. And mabalik ako doon at Yasu, doon sa sinabi mo na when you use Dark Knight Falls, you need to find a kill, no? Naging problema dito ni Curtizy is si Aqua is by his side eh. Once he activated the Dark Knight Falls, nag-aabang doon si Aqua and Angela, automatic, pagkadilim na pagkadilim, sumali bagad siya kay Aqua to defend their homies. Tawagin natin homies kasi mga teammates niya, kumbaga, no, from Hellcurt.
which is very good defensive coming from Blacklist International. Yeah, true. Ito nga din talaga yung dating with Angela, man. Kasi meron kang taga-protect, meron kang shield, as well as Angela being safe inside dun sa may nakapagsape dun sa teammate niya. So safe ka na, nakatulong ka pa sa teammate mo. And Dark Knight Pulse, hindi rin naman masyado matagal yung Dark Knight Pulse duration. Kumbaga yung Choi yung magiging ano, no? Magbutas para kay Hellcurt. Kasi Cho, siya yung hero na hindi nawawala sa meta talaga eh. Kumbaga siya yung hero na hindi man siya yung meta na meta, hindi naman siya yung pinaka malakas na hero. Kasi kapag may Cho kayo, you have all the disable and all the stuns in the world. Pero Cho, andun din yung physical damage niya sa tower din. Pag may Cho kayo, parang instant minus one as long as yung kalaban mo walang purify, as long as malakin mo yung kalaban mo with Way of the Dragon. Bayad na bayad yun kasi minus one agad sa kalaban yon. Pero Cho, maganda din yung ginagawa dito na Cho na habang nakikipag-blastuhan yung Geek Fam sa the Blacklist International, hindi din siya nagpapahuli in terms of the farming. Minimake sure niya din na hindi sila nahuhuli sa may lane eh. Pero another Dark Knight dito. And tama, habo lang din Edward. Popping that ulti. And again, another Dark Knight post na wala sila na pabrecha at maiiwan pa dito sa Exhort. Uy, ang lakas ng Hill of Vengeance dito na Exhort. Pero ahabol pa rin dito si Aqua, his Angela inside and courtesy. Masyadong sakit. Look at the pop. Look, mga purify dito sa side of Blacklist International. This is what I'm talking about. Na hinahabol pa nila dito si May. May, buhay pa naman. Pero kalahati ang mga buhay ng mga nangatira para sa side ng Geek Pop. Pasok na pagpasok ni Hellcurt. Kuya Bay, nakita mo yun. Agad yung mga purify. Really doesn't have to pop kasi nasa loob siya ni Aqua. Pero alam nila na pag pumasok si Hellcurt, sige pop tayo kasi wala naman masasalin sa kanila eh. And that's a key for the Blacklist International para i-murder etong si Hellcurt na, oy, Chong, mali yung ano, pinasukan mong tarima, boy. Parang ganon, Kuya Bay. Yes, that is their way of countering, no? The silence ng isang Hellcurt dito is to pop off their purify during the clashes para naman talaga yung wala silence sa maramdaman. And look, dito ah, eto na yung sinabi ko sa iyo kanina, no, May actually assassinating someone during a teamfight. No? So possible na ba talaga na kakayanin ba ng isang Chu, no, maging matakpan yung butas na may iwan ng isang Hellcurt? Parang ganito lang yan, 5v5 ang laro ng ML, pero kung ikaw lang ang lumalakas, hindi ka masyadong kumbaga hindi ka masyado ding mabubuhat, hindi mo masyadong mabubuhat yung mga kampi mo. This is a 5v5 game, hindi sapat na si Cho lang. Yes, nakakapitas dito si Cho, pero sino yung napipitas niya? Si Edward lang. Pero si Aqua kasi yung problema din dito ng side ng Geek Fam. That's Edward, he can come back. Sa Cecilio, hindi nawawala yung snap niya. Babalik at babalik yan. Pero si Aqua, protect, okay lang eh. Kasi si Aqua talaga yung pinaka-key sa ingredients dito ng side ng Blacklist International na ginugo na dito si Exhort. Still safe though. Pero going back to sinasabi natin, kung hindi si Aqua yung mahuhuli ni May na mabuburst dito ng side ng Geek Fam, I guess mapapanish at mapapanish pa rin talaga sila. Ganun yung kaninang pop ng purifies ng Blacklist International. Ganun at ganun yung gagawin ng Blacklist International every time na papasok dito si Hellcurt, Kuya Bay. May napansin lang din pala ako, Ate Yasuno. Yes, tama ka natin sa sinabi. Pero may napansin ako, Aqua, hanggang ngayon, 10 minutes, almost 11 minutes into the game, wala pa rin kill. So, think ko, sa makakalamang ba sila kanina? Nang sobra. Sana ni-request mo. Na-request ko. Possible ba na kanina pa sana ako ng team? Maaga nilang matatapos 'to. Pero medyo may Dark Knight Pulse na naman. This time nakuha nila si Titillion and another kill. Pero that's gonna be the death on the Hellcurt. Sino na yung pandamage yung nagkalat-kalat na yung Geek Fam. Habol dito, habol to on. They have off the right para sa side ng Blacklist International. They could push. Once talaga ma-eliminate na yung pinaka-damage dealer on your side. Even bumagsak. Wala eh. Bagsak nito, walang pampitas eh. Nag-ano sila doon, nag-trade sila for a Cecilion, which is who act as a support para sa side ng Blacklist International, para sa tatlo sa kanila. It's not really wise para sa side ng Geek Fam, pero ganun talaga yung maglidin yung game natin. As long as hindi na burn yung mga purify sa side ng Blacklist International, hindi makakapasok na matino dito si Hellcurt to silence everybody. And then si Blacklist International, they will transition to this first level 1 Lord. Level 1 Lord. Easily take it.
Nako po, pero may pumasok pa dito. May going. The way of the Dragon Lord is still alive. Pero sino makakuha? Blacklist International will take down the Lord. The Aqua trying to run away. Killer naipit dito sa Grand Hector is slowing dito. Si Killer. Killer will try to jump. Nakuha rito yung Eye of Tempest dito. Uy, Abyssal Arrow will not connect. Parang ganun eh. Oo. So, parang thank you Cyclone coming from Killer. Kung hindi niya nakuha yung Cyclone na yun, hindi siya madadash out, hindi siya makakawala kay Carmilla kasi makahabol siya din nun. Carmilla has the movement speed pero that is diving too deep kung papasok pa doon si Carmilla. And na-secure pa rin ng Blacklist International dito yung first Lord in the game, and meron silang kapatan dito na mag push. Now they have Purify para sa side ng Blacklist International, Kuya Bay. Yes, and Ate Yasuo, no, yung Lord na to meron tong skill kasi it is past 12 minutes nung nakuha nila. So meron na yung sagasa even though level 1 Lord lang yan. Tama. Pero mukhang na-eliminate agad yung Lord. I mean, nasa top lane pala yung Lord. Butas na, by the way. Butas na yung top lane dito. They can push top lane, I mean mid lane, and bottom lane habang busy yung rest ng Geek Fam. Sa pag-take ng Lord, they will be losing a tower or two para sa side ng Geek. Pero, uy, ang ganda setup, Dark Side Falls, asa na mga Purify na pop na, napatayin nila dito si Angela and even Edward, nauna yung Purify before yung Dark Knight Falls. Eh, pero, iiwan pa rin dito si Aqua na nag-ipit din sa lima or apat ng side ng Hellcurt. Pero Hellcurt, main, yes, mukhang bibigyan ba ng Savage? Chapul pa, Dexter Immortality. Mukhang bibigyan ng main niya. Savage! Bibigyan ng Savage, siyempre. He's got all the right to take that Savage. He earned it. And sinasabi ko, they just have to pop first yung mga Purify ng side ng Blacklist International. Kasi if not, Hellcurt, wala po, Purify lang din nila, hindi sila masasilence. Hellcurt, mamamurder siya sa gitna ng Blacklist International. And Don, I could say na caught off guard yun, yung Blacklist International, Kuya Bay. Tignan mo yung nangyaring teamfight dito. No? They did not expect that much damage coming from the Hellcurt kasi alam nila, ang ibig nila is hindi ito masyado na kapag-farm, wala ito masyadong kill. But look at that. And all of the Abyssal Arrows here connected, leading to the Savage of Hellcurt. Naiwan dito si Dexstar. Dexstar cannot do anything na eh. You need to think this is enough for Farm to come back on this game. Kung may mangyayari ulit na teamfight na ganun. Kasi kahit sabihin natin, Blacklist International, hindi nila in-expect. But that's a Hellcurt. Kapag may apat na kalmot yan, expect mo, masakit at masakit yan. And dikit na dikit si Curtizzi. Silent sila doon, wala silang magagawa kasi maaga nga nilang na-pop yung Purify nila. Pero side of Geek Pack. Pero mukhang mahuhuli ba dito si Dexter? Dexter, makunat naman din yan. Nandito din naman si Killer. Pero hindi makikipagbrasuhan dito yung side ng Geek Pack. Hindi pa rin naman nagbabago yung vapor dito ng Geek Pack. They earned a little bit on those, on that clash. Pero hindi rin mababago na sila yung pressure dito in terms of the lane. Medyo pressure din di sila dito in terms of the network. Medyo ako close naman nila yung gap sa network. Pero mabilis pa rin talaga yung pag-angat ng network ng side ng Blacklist International. Kasi buhay na sila ngayon. Continuous on the farming. Get some buff. Get some jungle creep. Then we can come back again later, Kuya Bay. Yes, tama dyan natin. So, and now, the big problem here is Curtizzi has racked up some damage. For Geek Fam PH, now Blacklist International needs to take note on that. Kasi, I think tumatak na sa kanila. Uy, Hellcurt, malakas na yung damage. Can assassinate 2 to 3 persons in our team, especially Aqua and Edward. Yep. And ang problema dito, kung hindi nila, kung mababurst down nila dito, Angela, before pumasok kay Aqua, mababasa yung mga natin niya. Pero another silence na naman. Clear, kayang-kaya niyang santuhin yung silence dito and yung damage ni Hellcurt. So far, he's at Tamus after all. Pero nasa bandang likod na likod dito si Why Not. Habang naiwan niya yung mga nasa harap na Species Heroes or yung kanilang core dito na medyo nasasaktan against Blacklist International. Pero after all those skills na nagkabatuhan, wala pa rin nagkapatayan. Natamaan naman dito ng arrow si Kina. Napakaganda! Wild charge to stop CKTD from murdering eto si Tamos. You saved me, bro. You saved me, Killer. Yes, now the Lord is up. No, Blacklist International will take this priority. And kung napansin mo ha, during the last invite, nakita mo ba kung nasan yung Angela? Actually, ang ganda ng ginawa ng Angela na doon to prevent Hellcurt of killing him during the fight. Doon na lang siya, nagtago na lang siya sa pinaka ano eh, malayong lugar na pwede niyang pagtaguan, and is only waiting for the chance to activate his ultimate on Aqua.
Which is quintessent magandang technique. Yeah, magandang technique nga dyan. Pero grabe dito si Dexter. Face check kung face check talaga. Wala sa nararamdaman ng apat na heroes na hinaharap niya ngayon sa Geekfam. Kahit mag-receive siya ng lots of damage from them, I can still survive. Pero Angela is in rock right now. Nasipa naman nila dito si Cecilio na one-off na maninipes sa kanila. Pa-expire na dito itong pagsabi ni Angela. Pero papasok pa rin dito si Aqua with the Tempo of Blade na tatama sa dalawa na mahabulin nila for Blacklist International yung the rest ng Geekfam na nagsipasukan sa may bandang gitna. And Angela preheating with the Love Wave. Same with Aqua, na habol lang din ang habol. Sige, ipag-pour mo, parkouris ka, sabi ni Aqua dito. And mukhang nag-fall off na dito in terms of formation dito yung Geekfam. They have to go back. They have to secure na buhay pa silang tatlo kahit papaano, hindi na nila bibigyan ng casualty or hindi na nila bibigyan pa furthermore ng kill dito yung Blacklist International, Kuya. The positioning of May was good, pero courtesy as their core, I don't know why, pero siya yung nag-drop. Kaya ang aga niyang namatay during that teamfight. Again, the Purifies. Hindi pa nga nagamit lahat ng Purifies nila dun eh. This is gonna be another Lord Weekend by the Blacklist International. Pero ang exchange, mahuhuli nila dito si Aqua for Angela. Sumanib siya dito kay Killer na might be gusto nilang makabawi pa rin sa pagkamatay dito ni Aqua na may iwan etong si Exhort na kinupuyog ang slow. Hindi ako makaalis. Anong gagawin ko? Wala nang pupuntahan si Exhort dun eh. Wala naman din siyang mobility. Wala siyang pangtanggal ng slow. And Angela, kapit na siya dun. Ilang stack ng slow yung na-receive niya doon. Imaginin mo kung gano'ng ka-slow yung Carmilla at that point. Dagdag mo pa yung tale na binigay dito nung Angela natin. Plus yung Yoyo, di parang kilo under teamfight will be in the middle lane, mga kaibigan. The Wildcards will connect, pero May will try to run away. Dexter still tanking the entire enemy team. Curtis dito, not enough damage. Dito to come from 2. Why not? Very dangerous dito yung kalagayan niya. Medyo walang buhay. Killer still diving on the enemy turret. Talagang may tiwala sa Angela sa parang killer. Pero Curtis will take down the fight. Look at Dexter. Basic attack. It's the end. That would be the end for Geek from BH and the reason for Blacklist International's victory. Yes, Blacklist International, push kung push. Wala rin, din na natin kailangan pumatay, push na lang. Andun eh, andun na yung kain, tanggihan pa ba natin? So, sa Blacklist International. Oo, susubo mo na lang yung foods, bakit na bakit hindi na lang natin i-take. Pero that's 1-2 Blacklist International, take this series away for Geek Fam. And nice try though para sa Geek Fam na lumaban sila on the first game. They won the first game, but nag-fall off sila. Actually, lumaban din sila on the second game, but they pero dito talaga sa third game, I guess medyo or hindi medyo eh. Ito yung what if na at ni line up talaga eh. Ito yung if line up, conditional line up. Selena pa lang. That's a conditional arrow and then conditional kung makukot off guard nila, which is nakot off guard naman nila ng mangilan-ngilan yung side ng Blacklist International. Pero gaya nung sagot ko sa tanong mo kanina, kung yun yung magiging stepping stone nila, well, hindi nila na-keep up yung ganung mga momentum, yung mga ganung team fights na yes. Yung may upper hand, Kuya Bay. Yes, tama ka dyan. At yes, once again, guys, congrats for Blacklist International. And sa mga nanonood natin dyan, ipapasa na muna namin kayo sa aming mga panelists. Pero do not take it away. Maraming salamat, Kuya Bay and Yasu. What happened? Bago tayo pumasok sa ating Smart Game Highlights, I would like to ask you, Butters, ngayon bumalik na yung prediction mo na tama, Blacklist International, na muntik-muntik pa na matalo. I mean, with the Savage na magagaling courtesy, what's your intake sa laban na yun? Ang intake ko sa laban na yun, ito, teka lang, ito, tama yung tinuturo ko, ito, yan, nakikipag-away na sa chat. Hindi pa inaayos ng kaway. Ito yung Smart Game Highlights natin, by the way. And alam mo, it's all about the draft. Ito na yung sinasabi natin. Once you pad itong si Kwa sa kanyang link, kumbaga, merong extra set of protection eh. And naniniwala kasi ako for the side of Geekfam PH, yung burst nila dito. Kapag ka na-takedown nila si Curtizy na isang mabilis, there is no one. There is literally no one on the side of Geekfam that can burst him kasi hindi ganun nakaset up yung lineup dito ng Geekfam PH. Si KTD code, pero si KTD needs to have a good game. Yes, 2-0-2 is good, pero kung iisipin mo, parang hindi pa sapat yan. Because alam natin dito na support ang role halos niyang Selena na yan. Now,
let's flip the switch and punta naman tayo sa Blacklist International. Mm-hmm. Blacklist dito, napakaganda din ng focusing mark kasi. Kaya yes, yes. Dexter. It gave them the easy takedown kay Why Not at saka kay Exor na pumapasok sila. Not that hindi sila ganun kakunat, pero nagkakaroon ng extra help si Aqua sa pag-takedown. Ito nga, may kita mo dito nakapag-savage ka. Pero ito yung isa sa mga instances na nag-savage ka pero natalo ka. Yun nga. At actually, tinignan ko siyang maigi kasi masyadong mabilis yung nangyari kanina. So ang nangyari pala doon is na-pick off yung dalawang squishy hero ng Blacklist, which is Cecilion, Edward, and as well na hindi nakapag-ultimate yung Angela. Resulting doon sa naubos sila doon. I think Dexter yung pinakahuling namatay, which is the Grock. Berting, if I may ask, and tignan muna natin, stay gonna be the smart match MVP, none other than Killer the Tamus. Ano yung pinakita dito ni Killer? Past two games, hindi natin masyadong pinansin yung mga naging performance ni Killer, but on this specific match, ramdam na ramdam Tamus niya. Yep, kasi siya yung mismong tumatangke dun sa lahat na damage siya pwedeng ibigay dito ng Geek Pang, even though na meron tayong Angela. Ang laki talaga, guys, ng big ang ambag ng isang Angela sa isang team fight dahil meron kang movement speed, meron kang sustain na galing sa love wave. Also, you have the barrier na binibigay mismo ng ultimate ng isang Angela. And Killer, nagawa niya yung trabaho niya bilang isang Tams na patagalin mismo yung clash. Totoo. And magbigay ng open space sa isang league. Ang daming na-prolong ng mga team fights dahil sa hindi nila mapatay si Killer. At the same time, kung iisipin mo yung lineup ng medyo defensive nung Geek Fam, ano lang ba yung pinaka-burst na meron sila doon? It's only the Deadly Poison Stinger or the damage ng Hellcurt. CKTD, yes, Selena assassin siya dito, pero he is actually doing a support role, focusing mark. So, giving dito Killer ample time na makapag-regenerate. How about you, Butters? Anong sa tingin mong naging bigay dito ni Killer or ng Tamus niya dito sa laban na to?